Samantala, marami pa pong eskwelahan ang namumroblema sa kakulangan ng classroom at upuan. Sa isang high school sa Caloocan ay kinukumpuni rin ang mahigit 20 classroom kahit nagsimula ng pasukan. Narito po report ni Tricia Safra. Simula na ng klase pero 28 classroom pa rin ang under construction sa Manuel L. Quezon High School sa Caloocan City. Kaya ang school grounds puno ng bato at buhangin. Mahigit 600 estudyante ang apektado ng construction, kaya inilagay muna sila sa iba't ibang section. Aabot na raw sa 3,200 ang populasyon ng eskwelahan. At dahil kulang sa classrooms, hindi na raw halos tumatanggap ng bagong enrollees ang pamunuan. Ayon pong construction ay binigyan kami ng 100 days. So nagsimula siya nung third week of May, siguro mga second week of August, magagamit na raw sila. At yung mga nag-i-enroll pa ngayon, pinakikiusapan namin yung mga magulang na i-enroll muna nila sa NHC High School kasi malapit lang yun dito. At sa Mountain Heights High School, yung mga anak nila. Ang Rosa Susano Elementary School naman sa Quezon City ang may pinakamaraming enrollee sa lungsod. Tinatayang aabot sa 10,000 ang mga estudyante mula kinder hanggang grade 6. Problema rin dito ang kakulangan ng classroom, pati nga ang school clinic at library. Ginawa na rin classroom. May mga nagklase na rin sa hallway. Ang ilan naman sa sahig na umupo. Sa kabila ng sitwasyon, tuloy pa rin ang klase ng mga estudyante. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, posibleng madagdagan pa ito sa pagpasok ng late enrollees sa mga susunod na araw. Hindi naman problema ang kakulangan ng classroom sa Signal Village National High School sa Taguig. Pero ang mga estudyante, wala namang maupo ang silya. Marami ang gumamit na lang muna ng Manila paper at sako para may maupuan. Tutugunan naman daw ng DepEd ang dagdag na upuan na hiling ng pamunuan ng eskwelahan. Bukas na bukas daw ay mahigit 2,000 silya ang ipadadala ng ahensya. Tuloy naman daw ang monitoring ng DepEd Action Center sa halos 40,000 pampublikong eskwelahan sa elementarya at 7,000 public high school sa bansa. Karaniwan pa rin idinudulog sa kanila ang problema sa late enrollees at ang paglipat ng estudyante mula sa pribado papuntang pampublikong paaralan. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Jesus Mateo, mahigit 80% ang ibinaba ng mga reklamong natanggap nila kumpara noong nakaraang taon. Tricia Zafra, GMA News.